May tanong po siya. Ang tanong po ni... Ang tanong po ng ating kaketchup, si PO2 Arvin Sales. Ngayon po ay January 3 na at hating gabi na po mga kaketchup. Bali ito ang aking unang vlog sa buwan po ng Enero 2021. At may mga naiwan pong tanong na kailangan nating sagutin. At balik ka case discussion, case study po tayo. Siya nga po pala, malapit na po akong mag-isang taon bilang content creator na itong YouTube. Sa January 12, 2021, ako po'y isang taon na. At ako po'y nakapag-ambag na ng 130 video uploads. Meron na rin po akong 55,000 views. Subscriber naman po ay tuloy-tuloy naman pong umaangat. Salamat sa Diyos at marami pong naniniwala at nagtitiwala. Ako po ngayon ay nasa 1,127 subscribers na po. Sana po ay manatili po kayo dyan. Maganda naman po ang feedback ng akin pong channel, Biyahe ni KaKetchup, dahil marami po nagre-request na sana daw ay tuloy-tuloy ang gawin kong mga case discussion at na makatulong naman tayo doon po sa mga kababayan natin na hindi abot ang kaalaman pagdating sa mga pag-iingat ng ebidensya, pagbabasa ng mga resolution na ginawa ng piskal, at ganun din po sa mga investigador dyan na lalo na yung mga nag-uumpisa pa lang sa investigation. Ingat po kayo dyan, dahil ang investigador po yan po ay considered as evidence custodian din po. Tagapag-ingat din po yan ng ebidensya, at pag ang ebidensya ay hindi nyo po naingatan, tiyak disgrasya po kayo dyan, may nakukulong po dyan. Kung naaalala nyo si Byong dun sa Bisconde massacre, no? Nakulong po yon dahil dun sa mga ebidensya na may mga ginawa siya doon . At yun ay napatunayan na nagkaroon siya ng pagkukulang, hindi niya naingatan ng crime scene, saka yung mga ebidensya na meron doon mga hindi na dapat galawin ay hindi po niya naingatan. Kaya nga po ang nangyari, nagkaroon po ng tinatawag na SOCO team, crime lab SOCO team, dahil po yan kay Yung, no? Bukas na aklat naman po yan hanggang sa siya po ay nakalaya. Itong ating gagawing discussion ay tungkol po ito doon sa rules on electronic evidence. Okay, meron lang po tayong sasagutin tungkol po ito doon sa nag-iwan ng message at nag-iwan po siya ng tanong doon sa aking isang video upload, yung reclusion perpetua, no? Ulis po ito, no? Okay, ang tanong po ni PO2 Arvin Sales, assign po siya sa Quezon City. Bali, ang sabi niya dito, very informative, pagkain ng isip, paki-enlighten naman po resa video as evidence at ano ang process kung paano to ma-admit as evidence para po sa kaalaman ng lahat. Salamat sa Diyos. Ayun po ang sabi niya. Bali, ito kasi si Sergeant Arvin Sales, palagi po itong nakasubaybay sa aking mga ina-upload, at maaari nakakatulong din po ako sa kanya, at maganda naman yung feedback niya. Kita naman doon sa comment, ano. Ayan po ngayon ang pag-uusapan natin, yung tungkol po dun sa pag-admit, paano i-admit ang isang video bilang ebidensya. Meron pong ruling at may mga resolution, at yan po ay nag-effect. Year 2001 pa po, meron na pong ginawa ang ating mga gumagawa ng batas pagdating sa ruling ng evidence. At ito po yung tinatawag na rule on electronic evidence. Isa pong importante na ingatan nyo po na huwag pong ma-adulterate ang inyo pong ebidensya, no? Ano po ba yung adulterate? Ito po yung inyong video, nilikot, nilaro, inedit,
hindi na po yan tatanggapin bilang ebidensya sa korte. Bakit po? Kahit po patunayan nyong yan, yan yung ebidensya, pero kung yan naman ay dumaan na sa pag-edit, na-splice na po yan. Splicing is yung may mga pinutol-putol na yung adulterated naman, ito yung video mo mayroon ng inilagay doon na iba pang hindi na dapat kahalo doon, eh hindi na po matatanggap yan bilang ebidensya. Yan po ang isa sa problema po niyan. Kaya po dapat ingatan nyo po yan kung yan nga po ang ebidensya na para sa inyo ay matibay. At baka po kasi ipagpalagay ng may-ari ng video na porke na i-share na niya sa social media kagaya ng Facebook, ng YouTube, yung ebidensya, eh dinilit niya yung original, genuine, and authentic video as evidence. Magkakaproblema po siya dyan by way of technicality dun sa rule on electronic evidence. Bigat pong problema po yan at marami pong pinagdadaan ng proseso po yan eh. Kasi yung may-ari po ng ebidensya, no, base dun po sa ano, sa rules on electronic evidence, uusisain po siya dyan. Paano niya yan prinoduce, gaano kahaba yung original na playtime ng isang video, ito ba talaga yung original na video, papatunayan niya nung kumuha ng video sa isang insidente, no? Papatunayan niya rin kung yung video na yan ay yun yung video. Hindi niya rin po kasi pwedeng ikaila yan dahil titingnan po yan ng mga eksperto. Video, litrato, no? Uusisain po yan. Kasi may mga ano yan eh, may mga marka po yan. Titingnan. Ngayon, kung mamaya na-delete mo, no, yung original, tapos in-extract mo yung video mo na i-share mo dun sa ano, sa Facebook o sa YouTube, yun ngayon ang ipinipresenta mo sa korte, naku po, delikado po yan. By way of technicality, hindi na po yan tatanggapin ng korte. No? Tiyak po, tututulan po yan ng, ano, ng defense lawyer. Kasi, dun po sa open court, uusisain po yan. At papatunayan niya ng defense lawyer, no, ng PAW, na yan ay nalikot, ginalaw, may binawas, may dinagdag. Kaya po, dapat po niyan ay yung investigador na hawak niyan, titingnan munang maigi kung ito ba talaga ay karapat dapat na gamiting ebidensya. Kasi minsan, yung mga may-ari ng video, no, ang ginagawa po kaagad nila dyan, para ano, lalo na kung may barilan, may namatay, nakaka-capture sila, no? Ipopost nila kaagad sa Facebook, no? Pag pa sa Facebook, magba-viral yan. Ngayon, ingatan nyo po, pagkatapos nyo ma-viral yan, no? Eh, nagpalagay yung loob nyo na delete ko na, kasi pwede, i-delete ko na yung original. Kasi pwede ko namang i-reproduce ang video na to doon sa Facebook. O kaya i-reproduce ko doon sa YouTube. Kasi iba na ang technology ngayon, madaling i-reproduce yan eh. I-screen record mo lang yan, produce na ulit yan eh. Pero tandaan nyo po, hindi po yan tatanggapin sa korte. Magkakaproblema po kayo dyan. Kaya dapat yung investigador na hawak ng kaso, eh dapat alam niya paano niya iingatan yung isang video na mag-a-aggravate o magdadagdag ng bigat doon sa kaso. Lalo na kung ito ay kasong murder.
lalo na kung ito ay kasong shooting incident, no? Kaya kailangan ingatan niya po 'yan. Yan po ang kailangan na maproteksyonan yung video po na 'yan. Kasi ang lahat po ng mga ebidensya, lalo na yung mga electronic evidence, may mga encryptions 'yan. May mga marka diyan na hinahanap ng mga eksperto kung ito nga ay yung original, genuine, or authentic. Titingnan din yan ng expert. Titingnan din po yan kung yan po ay na-splice, na-adulterate. Ha? Titingnan din po dyan kung may dinagdag, nilikot. Pag nakita po nila yan, wala po yan. Sayang ang inyong ebidensya. Ibabasura yan. Wala rin ang judge niya, sasabihin niya, dapat inalalayang ka ng imbestigador na may hawak ng kaso na yan. Kaya paalala ko sa imbestigador, dapat very keen kayo dyan. Dapat pagdating sa inyo ng kopya, no? Ipapaalam nyo kasi yan na ito yun. Ito yung ebidensya, ito yung video. No? Papatunayan nyo yan. Tatanungin ka ng defense lawyer. Yung abogado ng akusado. Paano mo to iningatan? Paano mo to kinuha? No? Paano ito nakarating sa'yo? Tatanungin din ng defense lawyer yung kumuha ng video. No? Tatanungin. Ano itatanong? Itatanong, gaano ba kahaba ang length niyan? Saan nag-umpisa? No? Segundo lang na humaba, segundo lang na nadagdag, segundo lang na nabawas. May problema na po dyan. Sabihin ng ang playtime po nito ay 6 minutes. Nung chinek, 6 minutes and 3 seconds. May nadagdag na 3 seconds, may problema na po. Questionable na. Ang sabi ng 6 minutes lang, ang lumalabas hindi 6 minutes. No? 5 minutes sa 55 seconds. May 5 segundong nawala. Ayan po yan. Tapos nalaman pa, hindi na pala yun ang original or authentic video. No? Bakit hindi na yun ang original? Kasi in-screenshot na lang. O kaya, in-screen record na lang. Ni-reproduce na lang ulit. Bakit? Kasi nalikot. Nagpalagay ang loob niya. Dinilit niya na dahil nga nag-viral na. Doon siya ngayon kumuha. Doon sa pag-post niya sa Facebook. No? Sa YouTube. At yun ngayon ang ginagamit niyang ebidensya, yung screen record. May problema po dyan. Kasi ang hinahanap po ng korte, no, ng defense lawyer, ng akusado, yung tagapagtanggol ng akusado, ay ito ba'y authentic? Original? First obtained? Yan po yan. Kasi at tinitingnan po dyan kung merong prima facie case laban doon sa akusado, no? At pag hindi po yan napatunayan, kakaproblema po. At maaari, hindi maging aggravating. Pero darating pa rin sa paglilitis. Bakit? Kasi may, halimbawa, sa shooting incident, murder case, ang best evidence lang, yung corpus delicti or yung body of the crime. O kaya yung victim mismo, yung nabaril, no? Yun na lang ang pinaka-ebidensya mo. Ang problema, bumabaw ang kaso. At sana po, sa simpleng video pong ito, ay nakatulong po ako. At sana po, magsilbing paalala po ito doon sa kumuha ng video, saka doon sa imbestigador na nahawak ng kaso. Dapat alam niya ang kanyang gagawin pagdating po sa pag-iingat ng video. Dapat tinatanong niya kaagad, ito ba yung galing sa cellphone mo? Straight from your cellphone? Ha? O in-screen record mo na lang doon sa Facebook o doon sa YouTube? No? Pag sinabing hindi po, yan mismo. Yung galing sa audio. Yun na yun. Then, panoorin nyo, pag-aralan. Ire-record ng investigador yan kung gaano kahaba yung playtime. No? Mula sa unang patak ng segundo hanggang doon sa katapusan
ng video, i-record niya yan. Ilalagay niya doon na itong video na to is galing po ito direkta doon sa cellphone nung may-ari ng kumuha ng video na naglalaman ng 6 na minuto. No? Eksakto pong 6 na minuto. Ito pong video to ay hindi nilikot, hindi na-splice, hindi adulterated. Walang dinagdag, walang binawas, kundi ito po mismo yon. Pagka ganun po kaganda ang pag-handle ng investigador, doon po sa ebidensya na yan, matibay ang kaso. Yan po. Yan po yung rule on electronic evidence. Ang video ito, magsisilbing malaking tulong po sa inyo para po mas lalo nyo pong maintindihan. Muli po, ako po ang inyong KaKetSap. Disclaimer, hindi po ako abogado. Ako po ay retiradong pulis, naging investigador din po. At ang akin pong ibinabahagi sa inyo ay ang aking maliit na kaalaman at ang aking eksperyensya. Sige po, salamat sa Dios. At hanggang sa muli po. Sakay na po kayo sa biyahe ni KaKetSap.